kailangan muna natin malaman ang ating multi-tester kung gagana. Then, pag nakita na natin gumana siya, okay na, gagamitin na yun natin, pan-test na yun sa ating gagamitin lahat. Okay. Una, tignan muna natin kung may voltahe o may kuryente yung ating metro. Para makasigurado tayo, siguraduhin natin nakalagay siya sa voltmeter, sa VAC o ACB. Ayun, meron siyang kuryente. Huwag muna natin ilagay yung connector, yung jumper natin. Sunod natin, ibalik natin siya sa times 1 ulit para sa ating continuity test. Tignan natin kung itong wire natin dito ay tama na dumating dito. Baka mamaya may putol dito. Okay, o checkin natin. Ayun, okay to. Ito yung isa sa kabila. Okay. Kung gusto natin malaman kung shorted siya, pag bumalaw, shorted. Kasi dapat yan, hindi. Okay. Tignan naman ngayon natin kung ito buo. Paano natin ma-check? Itong dalawang to, tignan natin lahat sila. Lagyan natin ng connection. Okay. Tandaan, walang kuryente, walang power. Good. Wala. Wala. Good. Ibig sabihin, ito may sira. Ito sira, ito buo. Parati natin nilalagay ang ating breaker parati sa komposisyon. Meron naman nakalagay dyan eh. Off, on. On, off. Magkaharapan kaya magkabilaan. Okay. Ngayon, na-check na natin na itong dalawang to gumagana. May connection pag inon. Alam na rin natin na yung nasa itaas hanggang dito may connection. Okay? Checkin naman natin yung wire na nang punta rito. Kailangan maganda rin ang connection. Dahil siya color-coded, kunin na natin ng red. Okay, may connection. Kabila. May connection. Paano natin malalaman kung shorted siya? Ilagyan natin sa magkabilang wire. Wala. Good. Okay? Di. Na-check na natin to. Ayos. Punta naman ngayon tayo sa gagamitin natin yung ilaw. Ganito naman ang pag-check ng ilaw. Continuity test ulit. Okay, meron? Meron. Kailangan maliit lang ang maging reading. Bakit? Kasi maliit lang naman ang filament nito sa loob. Kailangan, ito ang tamang paghawa. Hindi siya dudulas. Kesa yung dito nyo hahawakan, tapos gaganin nyo. Mali. Ganito ang tama.
tandaan nyo. Oh, good siya. Checkin naman natin ngayon, ito yung Y kung aabot dito. Parati natin tandaan na yung breaker natin naka-off. Checkin ulit natin. Meron. Tignan natin to shorten. Hindi. Yung kabila, dumating ba? Meron. Tignan natin to shorten. Hindi. Good. Yung wire natin, umabot doon. Ibig sabihin, nakakonekta. Pag walang reading, ibig sabihin, hindi siya nakakonekta. Kailangan natin tanggalin at ikonekta. Pero dahil nakakonekta siya, wala tayong gagawin, kundi lumipat naman sa kabila na naman tayo mag-test. Ayan yung mabagsak yan, hindi mga akin yan. Pero ito na lang, sir? Huwag naman, wala pa pili. Okay, yun. Checkin natin, wala. Kabila, meron. Good. Kabilang buhay. Meron. Tignan ko shorted. Wala. Good. Okay. Pangatlong ilaw. Pangatlong ano? Pukilya. Good. Natay ko shorted. Hindi. Siguraduhin parati ang paghawak sa ating instrument. Baka mamaya, malaglag, sayang. Good. Ibig sabihin, good ang ating mga wiring. Okay. Check ulit tayo ng panibagong ilaw. Checkin ulit natin ang ating ilaw. Okay, good. Meron siyang reading. Yung kabila. Meron siyang reading. Checkin ulit natin kung tama nga na ito yung nagkaroon ng connection dito at tutuloy dito yung connection. Checkin ulit natin. Good. Nirit niya yung unang ilaw. Switch. Ang iwa-wiring natin, ang iwa-wiring naman natin ay ito. Isang switch, tatlong ilaw ang pasisindihin. Okay? Checkin naman natin ngayon ang ating switch. Tingnan natin ang ating switch, kung single switch, ilagay yung marking.
sa itaas. Ilagay sa magkabilang butas. Ilubog ang marking. Good. Functioning. Buo siya. Okay? Lagay natin ngayon yung connection. Ano ang sabi? Dun sa wiring natin, yung line 1, pupunta ng switch. Kaya ituktong natin yung line 1. Walang gagamit ng electrical tape para mag-iingat tayo lahat. Okay? Dahil yan, dalawa yung dilaw, hanapin natin dito kung alin yung dulo ng dalawang dilaw. Para makasigurado tayo, ilagay na natin kaagad. Parating nakataas ang ating marker para to signify na ito ay naka-off. Okay. Gamit ulit tayo. Meron na tayong red dito. Red naman ang gamitin natin. Yung red, lagay natin sa kabila. Okay? Red. Ito ang ating return. Ilagay natin sa bawat return. Splice natin. Meron na siyang return, pero itong kabila wala pa. Gamit tayo ng isang wire. Lang ang kulang. Switch. Line 2. Line 2. Ito, wala pa rin line 2. Okay natin yung line 2.
Okay, checkin natin kung shorted ang ating linya. Ito ngayon ang pag-check ng kung shorted siya o hindi. Wala siyang reading. Bakit? Naka-off. Yo-on natin. Kailangan yung pointer hindi lalampas ng gitna. Kailangan nandiyan lang. Bakit? Maliliit lang ang reading nito. Ngayon, kung tatanggalin natin, isang ilaw lang, mas bababa yan. Dito. Okay, oh. Good ang ating wiring. Subukan natin ngayong pasindihin. Siguraduhin ulit, naka-off ang breaker. Naka-off ang switch. Huwag nang hawak sa linyada. Chinek na natin eh. Ngayon, kung gagalaw kayo dyan, chicken ulit natin. Ganon ang ano nun. Ganon ang rules nyo, no? On ang main. On ang lighting outlet. Ganon lang kasimple. Okay? Okay, thank you.